it's Michelle and welcome sa aking YouTube channel. So, kamusta na kayong lahat dyan? At nandirito po tayo sa kwarto kung saan nagbi-video ko kasi yung background is very, very white. So, tingin ko is maganda siya. So, ngayon guys, is pag-uusapan natin ngayon yung bagong kalakaran na mangyayari this coming January, guys. Dahil ang presidente na binoto ng ibang tao is hindi nanalo at siya po ay si Bolsonaro. Okay? Hindi siya nanalo kasi percent ng kanyang boto is I think 49% lang, mga ganun-ganun. So, gumawa ng paraan kasi nga yung mga tao is nagra-rally. So, si Bolsonaro is gumawa ng paraan para check kung talagang may fraud nga pang nangyayari. So, chinek nila lahat-lahat ng mga ballot boxes. Kasi hindi siya papers na magsasign lang kayo ng ganyan kung sino iboboto ninyo. So, ang ginawa kasi dito sa Brazil, guys, is computer ang ginamit nila. Ginamit nila sa pagboboto kung sino ang gusto nilang presidente. At alam naman natin, guys, na pag computer ang pinag-uusapan is very, very high-tech na ang computer around the world. So, may mga mararami na rin hacker na naglalagapan, lumalabas dito. So, kung napakatalino ka about sa computer or ganyan-ganyan, talaga ma-hack mo yung mga boto ng ibang tao. So, ang ginawa ng mga pinakamatataas na mga tao dito sa lugar nila is gumawa sila ng isang checking kung lahat ng country dito, check nila kung talagang may fraud nga bang nangyayari. So, dahil dito guys, is nagkaroon ng malaking interview nangyayari regarding sa government at nagtipon-tipon silang lahat doon. Pati yung president ngayon, yung ex-president, lahat ng mga tao. So, ang lobas na resulta ng sinasabi nila na chinek daw nila lahat ng mga boto is walang fraud na nangyayari. Wala daw anong malya na nangyayari sa loob ng gobyerno, sa loob ng botohan, ganyan-ganyan. Alam naman natin guys na regarding sa mga botohan is money is power, di ba? Sinasabi nga natin. So, pag marami kang pera, kaya mong bumili ng boto ng tao. Or kaya mong magbayad ng tao na mag-hack sa computer para yung boto nila is mapunta sa iyo. So, ayun ang tingin ng mga tao dito. So, hindi nila matanggap yun. Guys. Kaya nagagawa sila ng kanilang mga different ideas para mapabagsak ang kanilang gobyerno. So, gumagawa yung mga tao ng paraan para yung economy ng bansa nila is bumaba. So, ini-stop nila yung mga taong, yung mga truck drivers, yung mga nagtatrabaho sa mga trucks na nagde-deliver ng mga products sa different cities. So, sila ang natitenga sa kalsada. So, kunyari may petrol ka at itatransfer mo sa isang side ng city, hindi ka makakapunta doon kasi yung kalsada dito is nakaharang, may naharang sila. Hindi ko na alam ngayon guys kung anong nangyayari sa kalsada kasi napapanood ko lang siya based sa mga news sa TV na hindi sila nag-i-stop gumawa ng paraan kasi nga ang presidente na binoto ng ibang tao is si Lula. So, si Lula kasi guys is may background siya na bad. Kasi guys, nakulong siya ng 2 taon. 2 taon siyang nakulong. Ewan ko kung ano yung utak ng mga tao. Kung bakit ka bumoto ng isang presidente na nakulong. Nakulong siya dahil sa pangungurakot niya sa bansa nila. So, at nakita ko dito sa news dito guys na na-release siya after 580 days. So, dahil ayan ang sabi dito guys. Dahil sa corruption, kaya siya nakulong at ngayon binoto ng mga taong presidente na nangungurakot sa bansa nila. Kasi guys, ang gobyerno talaga is very complicated, no? Pero ang nahihirapan kasi yung mga tao, hindi ang gobyerno nila. Kasi ang gobyerno, iwan ko kung anong pinagagawa nila sa loob. Pero parang sila lang kasi nakaka-receive ng magandang sahod, magandang salary. Pero yung mga normal na tao, sila yung nagkakanda ugaga sa katrabaho, ganyan-ganyan.
At ayun nga ang sinasabi dito guys, nakulong siya, di ba? So hindi ko alam kung anong utak ng mga tao, bakit sila bumuta ng presidente na nakulong after 2 years, di ba? So ayan nga guys, at ngayon na umuupo na siya, hindi pa siyang umuupo pero binabago na niya yung kalakaran dito sa country nila. So yung mga tax guys na binabayaran ng mga citizens dito, Brazilian citizens, normal na tao na nakatira dito is tataas daw. So tumataas, tataas ang tax pero yung ekonomiya bumababa. So ayun ang nakita ko sa news na yung ekonomiya ng Brazil is bumababa ng bumababa kasi si Lula ang naging presidente. So hindi natin madala, hindi na natin alam nyo ba yung anong mangyayari sa bansa nila kung ganito ang nangyayari, diba? So para sa akin guys, yung mga tao, malalaman nila kung tama o mali ang presidente na pinuto nila pag nakaupo na yung presidente mismo. So titingnan natin kung anong mangyayari sa bansa nila dito kasi nga ang tax guys dito sa Brazil is napakataas at tumataas pa ngayon. So sinasabi ng aking asawa na ang simbahan daw dito guys, ang simbahan dito wala silang tax na binabayaran sa gobyerno guys. Sila lang yung pinaka-free sa tax. So dahil itong presidente nila ngayon, ang bago nilang presidente ngayon na uupo this coming January is lalagyan na daw niya ng tax yung mga simbahan. So pag ginawa niya yun guys, anong tingin nila ng mga tao sa kanya is ano ba tawag mo, mukhang pera, parang ganun. Ganun ang nangyayari kasi guys ngayon. So, ayan lang ang ating video for today. I hope na na-enjoy nyo yung little video natin about sa government na nangyayari dito sa Brazil. At kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe sa akin channel. Bye!